everyone. Wait, take two. Hello. It's about establishing your formia semi-passive income. Slowly, you are establishing your own source. Dreaming of setting up your own business. Welcome back to my channel. Once again, it's Joyce Yo, your master mindset. Before you hit that subscribe button, I want you to know that in this channel, I do business and investment opportunities videos. So if you think that you're in the right channel, now you can hit the subscribe button and the bell beside that so I can keep you updated every time I post another video. So guys, medyo matagal akong hindi nakapag-post ng video. Yan, medyo na busy lang. Pagpasensya nyo na busy-busy yan sa ati girl. So, for today, kasi we will be shooting another e-course. So, may special guest tayo and I'm so excited to... Matagal nyo na siyang hindi nakikita, guys, sa channel ko. And alam kong matutuwa kayo pag nakita nyo siya. So, may mga changes sa life niya ngayon and gusto natin siyang ma-interview. Yan. Para naman, ma-inspire tayong lahat with what she achieved and kung ano mga nangyayari na sa life niya. Okay, so gagawin nating talk show ang video na to. Aalamin natin, isi-share niya ngayon is how you can retire at the age of 46. Kasi 46 ha, pinabata ko pa ba? 47. Let's call on Doc Gigi! Sa ilalim, Doc. Okay, say hello, Doc, Doc Gigi. Kamusta? Kamusta po? Upo. I'm good. So, parang okay. Nasa studio ko talaga, Ma'am Joyce. Ito pala yung... Ganito yung studio namin. Yeah, actually, na-excite ko. So, dito ngayon si Doc Gigi. Studio natin. Okay. Yan. Nihintay lang namin si, ano, si Miss Sam for we will be shooting for social media. Yan. So, ginagamit namin yung time para ma-interview muna si Doc Gigi. Ayan. So, gumagamit kami yung two-way camera, tinatry namin. So, yan. Doc Gigi, kamusta ka naman? Yeah, I'm good, Joyce. Ang orgy natin ganyan. Actually, nauna na ako nag-vlog kanina lumabas. Oh, my. Parang feeling ko may nag-invade sa aking vlogging. May nag-adab na dito siya ako. Ayan, so nakakatawa, Doc Gigi, na nandito ka ngayon, napaunlakan mo aking invitation. So, the reason why Doc Gigi is here, kasi yun nga, mag-shoot kami ng para sa social media and also, ano pa yung isang topic natin? Yeah, how to become the next rockstar speaker. Yes, rockstar speaker. And the third point is how to start your laundry business. Yes, so that will be our e-course. So, available na po yung e-course ni Doc. Paki-plug na lang. Yeah, yung first e-course natin is Biblical Principles on How to Become Rich. Kasi gusto ko lahat mag-base tayo sa Bible para alam natin na to dream of becoming rich is not evil. Yes. So it's the desire of God na magkaroon tayo ng buhay na masagana. Nakakatuwa din kasi talaga yung principles ni Doc. Kasi sinasama niya palagi si God, sa center si God sa lahat ng mga achievements niya. And that's what really, kumbaga, nakakatuwa at nakakahanga lalo kay Doc. That's why ang dami-dami ng subscriber ni Doc. Yes, kaya subscribe po kayo sa channel ni Doc. Yeah. So, thank you. 155,000 na tayo ngayon. Wow! Ang dami. Alit na mga guys. Pero almost 40,000 na. Hindi naman. Malayo pa, Doc. So kung magsasubscribe ko kayo, baka mas tumaas pa. Oh, yeah. Anyway, so let's go to our topic for today. So we will just give you a quick background of Doc Gigi sa mga hindi po nakakaalam. Though alam ko naman na most of my viewers din ni Doc Gigi. Yeah, we share subscribers kasi. Oh. Yun. So, Doc Gigi, just a quick background lang sa mga unang makapanood ng channel na to. So, how did you become a vlogger and also what is your, kumbaga, past job? Yeah. Konti lang daw ka. Baka naman umabot tayo na hanggang next baka year. Baka maging e-course na to. Okay, so... bago ako maging vlogger... Maghanda na ba ako tissue? Okay. Bago ako maging vlogger, Ma'am Joyce,
I was a principal. Was talaga Dean of Academic Affairs and Dean of College of Education. It's a private school sa Bataan. Then after that, so accidentally I was given an assignment to have a short talk sa aming mga estudyante na first year colleagues. Then na-discover ko na kaya ko pala maging speaker. Okay. So, to make the long story short, nag-speak ako. Then, after having my, siguro mga 10 speaking engagement, so marami nagme-message sa atin, Ma'am Joyce, na na-inspire sila, something like that. Mm-hmm. So, sabi ko, yung mga nakakarinig na yon para mga 100 lang or konti lang. So, okay. I want a bigger platform. Bigger platform. Yeah. Okay. So, that's why I opted to have my own YouTube channel. That's nice. So, marami kasing nagtatanong, Doc, kung sasagutin ko na ngayon na kung doktor ba si Doc Gigi. Bakit daw Doc Gigi ang tawag? So, ngayon po, hinawin natin ha. Sige, doktor ka ba? Yeah, ganito kasi maraming nagpapa-check up sa atin. Sabi na, Doc, namamagay yung mata ko. Lalo nung una, siguro mga, hindi na 10 every day. So, nilinaw ko. I even had a vlog for that, Joyce, explaining why, Doc. Kasi ngayon sa YouTube, marami yung mga nag-vlog about yung mga medical health, about like health that. So baka po iniisip niyo na the reason why we're calling Doc Gigi is dahil po doon. So ngayon linawin natin once and for all, ako po ay I'm not a doctor of medicine. I'm a doctor of philosophy. Graduated from Miriam College, graduate school ng Miriam College. I was one of the first batch ako. We were 8 sa Miriam College and one so tatlo kami na una naka-graduate doon sa 8 na yon. Doctor of Philosophy, major in Environmental Studies. So, actually Joyce, kalikasan ng major ko ay. Kaya pala man nature kasi doon. Kaya di ba sabi ko sa'yo, pag gusto mag-travel, punta na sa mga bundok-bundok. That's why I want to go to Batanes. That's my dream. So, tupadin natin yung pangarap mo. Since ngayon, na-retired ka na. So, di ba ang topic natin ngayon is how much do you need or what is the definition of retirement for Doc Gigi? Kasi most of us, di ba, yan naman yung goal natin is to retire young. Kasi yun yung ano natin eh, kumbaga parang time natin to enjoy our lives. So let's see kung anong definition ni Doc about the retirement and when is the time that kumbaga pwede ka nang mag-retire. Okay. That's very interesting. So, yeah, sige. Joyce, marami nagtatanong ba't ako nag-retire. Pero sabi ko nga sa'yo kanina, kasi may nabasa ako sa Facebook. Sabi kasi sa Facebook, lahat ng sexy at maganda, mag-resign na. Kaya pala nag-resign ako. Kaya nauna kang nag-resign eh. So, nagmadali ako, baka po mag-explain. Okay, joke ko lang yun. Kasi sa dami joker po talaga yan si Doc, kung sa mga yun. That's how I do it. Very light lang ang buhay. Ma'am Joyce eh. Tignan nilang hanapin yung joke eh. Asan ang joke doon? anyway, so actually Ma'am Joyce, ang unang tanong sa akin nung I had my early retirement, say 46 ako. Tama naman yung age 46, mo. Okay. Turning 47 this June. Okay. So ang tanong nila, ilang million na yung pera ni Doc Gigi? At gaano kalakas, ba't ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-retire? Okay. At age 46. So sabi ko, it's not about money. As a matter of fact, I don't have 2 million, I don't have 3 million right now. But I have a steady source of income. Okay, when you say steady source of income, sorry Doc. So magtatrabaho ka pa rin. Yeah, ganito kasi yung meaning ng retirement. Yeah, ganito kasi meaning ng retirement, Ma'am Joyce. It's not about having money kasi 'di ba minsan yung ibang tao, magre-retire na ako pag may 1 million na ako, pag may 2 million ako, pag may 3 million. It's not about that. Okay. It's not about having money. It's about establishing your formula semi-passive income. Because after, and it's about also being ready for the next level of your career. So para nag-stop ka lang, para saan kasi Ma'am Joyce, ang buhay natin, mga G-Libers, mi familios. Tama na ba ako? Meron kasi tayong tinatawag na the seasons of our life. So, kumbaga, graduate na ako dun sa season na yun. Because I work in our school for 15 years. 15 years. Ano, Ma'am Joyce, ganito, balik kasi isa natin. I was in public school for 7 years. So, 7 years. Then, after that, I work here in Manila as an assistant program manager ng isang NGO, funded by World Bank. So, I worked there for 1 year. Okay. Then, after that, nag-work ako sa church. Nag-full-time, Ma'am Joyce. Muntik na ako mapunta sa seminary eh. Kaya lang, that time kasi,
parang mahirap talikuran yung family ko kasi wala kami, ako yung asahan nila financially. Okay. Yeah. So, sabi ko, Lord, parang hindi muna time. Okay. Hindi muna time. Okay. May tissue ka. Ayun, ako dito damit. Parang hindi muna time. So, then I worked doon sa school namin na 15 years. So, it's changing the season of our life. Ganun po kasi siya. Pag nag-change tayo ng season, kasi hindi tayo pwedeng laging nandoon. Otherwise, hindi mababagong buhay natin. Mm-hmm. So, while I work as a full-time principal and din of academic affairs, mm-hmm. Ma'am Joyce, I started establishing my small business and other semi-passive income. Okay. So, I applied the rule of ni Grant Cardone. Yes, Grant Cardone. Yeah, hi Grant. 47, the rule of 47. Yeah, the rule of 47. Okay. 40 hours is, 47 actually is 47 hours. Okay. So 40 hours is working for other people. That's okay. Being employed. Mm-hmm. And the 7 hours is working for your own success. Mm-hmm. So that slowly you are establishing your own source. Okay. Your own success, your personal success. That's mm-hmm. the formula that I use for 3 years. Kumbaga, you are preparing yourself yes. for your own success. Kasi yes. when you work in a company, you are making them successful. Yes. Kapag you're working for yourself, you're doing or having a sideline jobs or a sideline business or anything. So yun yung ini-improve mo yung sarili mo. And sabi nga ni Doc, palagi nga sinasabi that it's how you become in the process. Yes, wow. So it's actually from Jim Rohn. Yeah, it's what you become during the process. Yes, yes. All right, so Doc, yun yung ginawa mo, and that is your turning point, diba? Yes. Bakit? So ngayon, Joyce, kung nagtatanong, ano na ginagawa ngayon ni Doc? Oo, so pare, si Doc pa kapit-kapit na lang eh. Yeah. Hindi na siya 3-in-1 ngayon. Starbucks na tayo. Starbucks na siya everyday. That's the big question ngayon. So, nasaan na si Doc? Kasi since January 6, hindi na ako nag-report sa school as dean and as principal. Okay. So, pero nag-work pa rin ako sa school namin as part-time. Kasi passion ko rin naman ang teaching, Ma'am Joyce. Oo, iba talaga pag... Oo, I also want to help our students na rin to motivate them. So, meron akong two subjects lang naman na turo sa school. Then, I work as a consultant ng two companies. One is a school, una marketing consultant lang, Ma'am Joyce. Eh. Pero, eventually, school consultant na tayo. Mm-hmm. So, meron akong visit doon ng 1 or 2 times a week lang naman. Wow. Yeah. Doc, alam mo, sobrang nakaka-believe ka. Kasi, di ba, parang from being in a full-time job. Yes, oh. Tapos ngayon, consultant na siya, di ba? Nakakatawa. Yeah, so, and ngayon, we're working on our new project. Like, Ma'am Joyce is my program coordinator sa mga e-courses natin. Kaya nandito tayo ngayon. Program coordinator. Ngayon lang, hindi niya alam na promote na siya. Ngayon ko lang nalaman. Oh, yeah. Right, so, nakakatawa, Doc Gigi, yung kwento mo. And I hope that it will really inspire each and everyone na nanonood sa atin ngayon and live. And yun lang naman, Doc, eh. Kasi yun nga, to summarize everything, so retiring, it is not about money. Kasi sometimes when you retire, tas wala kang ginagawa. Yun pa yung time na parang nahihina yung katawan. Yeah, na, yun doon po pasok yung nadidepress ka kasi mula sa busy ka din. Sabi nga nila sa States daw may study na after a year na mag-retire yung mga tao, namamatay sila. Kaya huwag mo lang kayo mag-retire. Yan ang yung pinagbili sa akin ng Mamaribi. Ay, Mamaribi, huwag ako minto na kaagap, baka daw ikamatay ko. From a piece, may naalala lang ako. Kasi when we were discussing about you were about to resign then eh. Way back, few months ago. Actually, ginaya lang kita. Actually, mas tauna ako nag-retire sa kanya. Mas tauna siya sa akin eh. Ang pinag-usapan namin doon, we have to let go of the good things that we have. Kasi good thing na yun eh. Ma'am Joyce works sa PAL, right? Ang dami nangangarap sa position. Naalala mo, Ma'am Joyce, nung nakita natin mahabang pila. Mm-hmm. Tapos yung that position na pinipilaan ng 100 of people, mm-hmm. that same position na iwanan mo. Diba? Mm-hmm. And my position na ang dami nangangarap na maging principal. Yes, lalo yes. Sa school namin. Maganda po ang school namin. I mean, I love our school. Pagka principal ka doon, very proud ako na the time the principal and din of academic affairs. That's a good thing. But sometimes we have to let go of the good things to have better things. Yeah, sometimes you have to let go of the good things to have better things. Alright, yeah. Nice! Memorize ko. Alright, so, alam ko marami pa kayong gustong itanong kay Doc, but yan, abangan nyo, magkakaroon kami ng second vlog. Okay. Ganito to din. Pero,
post ko dala after nito kasi medyo mahaba na yung video natin. So tatanungin natin si Doc is kung ano yung mga ginawa niya for her to achieve the success na meron siya ngayon. So i-detail lang natin ng konti. So yun, thank you Doc for that inspiring welcome message and ano, nakakatuwa. Sana gayahin kita. So sa next video natin, bibigyan tayo ng tips ni Doc on how you can yun, retire early and enjoy life. Enjoy life and to have your own success. So abangan niyo po 'yan. And if you have questions, don't forget to magtanong lang po kayo sa comment kung may mga gusto pa kayo itanong kay Doc Gigi and try nating sagutin in our next video. Yes. So, thank you guys for watching and I hope you all learn something from this video and yun, bye. May pa-plug ka Doc? Don't forget to follow and subscribe kay Doc Gigi po. Yeah. Para marami kayong matutunan about investment and businesses. Yeah. And yung seminar mo, Laundry, February 1. Oo, malapit na. Sorry guys, for very short notice, medyo nagmadali kami. But yun nga, in my next seminar, yan, tatagalan natin yung ano, kasi maraming hindi pwede. But itutuloy po natin yun, kahit isa lang, one-on-one. So yun, February 1, kita-kits po tayo sa mga nag-register and sa mga pwede pa po kayong humabol kung gusto nyo po. Yan, so yun lang. Thank you guys. So let's go. Let's go.